sir, yung ayun pa, yun yung pinakita ko sir ngayon. Ay, ito, explain kita sir ha. Kakarating nga sir. Kanina, hindi kasi tayo pwede magsingin sir eh. Natawang buhusin nyo, titisin din eh. Nakita ko na ito kanina eh. Ayan, may fracture ka sa ano. Old fracture ang tawag dito, pero kahit pa paano nakabalik na. Ang hindi lang siya na perfect, siyempre pag may fracture, kahit yung simple, di ba yung, palagi mo ina-example yung sa legs ng manok, basagin mo yung, baliin mo. Tapos ikabit mo, kahit kitang-kita mo, ipilit mo ibalik, hindi mo mapi-perfect. Alam mo kung bakit? Yung buto, meron yung parang tulis-tulis. Kaya kahit ikabit mo yun, hindi na siya yung lalapat talaga. Parang ganito, ay, hindi po kasama ulit sir. Ayan o. Dito sa fracture mo, ayan, kitang-kita o. Diba? Ayan o. May ano na. Meron na siyang tinatawag na bakante. May spacing na siya yan. Pero yan, namamaga ka pagka ano, nilalakad mo. Ilan buwan na ito? December pa na sir. Itong December lang? Ay, bago pa pala eh. Normal lang na may mamamaga pa yan. Naghihilom ka pa lang. December, 3 months to 6 months yan sir. Akala ko last year pagkasabi. Dito yung masakit kasi wala naman dito sir. Nandito lang sir. Tapos pag hapak po sir, dito sir. Ganito yan sir. Awa ka mo to. Ganito yan. Diba ito yung paa natin. Nabasag ito. Kitang kita diba basag to. Ngayon, Yung mga nakaganyan, tapos may mga naka-cross-cross dyan. Bago mo kasi mabasag yan, tayo sir, halika. Lapitan mo para, halika. Bago, pag na-fracture itong maliit na, yung pibula, pag na-fracture yung pibula, may nakakapit dyan sa likod, yung posterior tibial pibula, etong nasa harap, naka-posterior talofibular, etong nasa pa-cross ng pagano'n, ang tawag yan, fibular, ano yan, retinaculum. Yung isa pang pagano'n sa loob, tatawagin din yung calcaneo fibular 1. Mangangapunit yan pag nabiyak to, pati itong manan dito. Kaya, kung magtataka ka, pati yan dyan damay, kasi, mangangapunit to eh, nabasag ito eh. Okay? Ganun ang mangyayari kasi cross-cross yung mga ano, yung mga ligaments. So, akala mo, siyempre sa x-ray, walang hindi kita yung ligaments eh. Yun lang, ay akala ko yun lang. Pero pag nakita mo yung anatomy niya, katulad yan, oh, nakita mo na may mga cross-cross na pag ano, meron pang panloob. Siyempre, mamamagaya mga yan. Magkakaroon ng swelling yan. Siyempre, pag diniinat mo ngayon yan, nakaganon ka, maglakad ka ng pagganon, maiipit na yung pati yung mga nasa likod niyan. Yan, ito na may nasa likod niyan. Maiipit yan. Kaya ang pakiramdam mo, dito yung ano eh. Pero bakit ito sumasakit din? Siyempre, yung laro ng talus joint, makukompensate yun. Yan. Diba, yan, nakakross, basag-basag, punit, nabasag to, may mga nakakross na pag-anon, tapos pag-anon, tapos yung pag-anon. Ngayon, ang laro niyan kasi pag ganyan-ganyan tayo bang naglalakad eh. Ngayon, dito, siyempre, mga nabasag yan, nangapunit. Magkakaroon ng swelling yan pag ano. Pati yung dito, damay na yan dyan. Okay, ngayon, December, January, February, March, April. 3 to 6 months kasi ang full healed ng ano. 3 months yung sabi-sabi ng ortho. 3 to 6 months ang duration yan. Yung ano, depende sa edad. Kung ikaw ay bata pa, mga 15 years old pa baba, eh, isang buwan lang yan, sa kalating buwan. Pero pagka ikaw ay kwarentahin pataas, mas mababa ang ano, metabolism, mas mabagal. Ang duration talagang 3 to 6 months. Pero ito mo, tingnan mo, hindi pa rin gumagal eh. Magtataka ka. Pag nilalakad mo, pag napagod, umaga. Kasi yung mga na-i-stress ng mga ligaments. Ang the best na gagawin dyan, hahatakin ko, lalagay ako ng bandage. Tapos, kahit pa paano, huwag mo muna i-deal. Kahit mga ano ngayon, 4 months na, 2 buwan ka pa. Pwede mo naman ano, alalayan mo lang. Kasi nga may, habang dinidiin mo yan, eh may biyak eh, anong gagawin natin? Hindi mo man pinakoper ah. Eh ngayon, na nagdikit na yan kasi 3 months na mahigit. Nagdikit na yan kaso, hindi pa yan pwedeng pwersahin.
Kasi mapapangal uli yun eh. Parang nagkukugang na yan. Nasugat kita rito. Nabiyak. Pinatahi. Nagdikit na. Pero yung loob, may sakit pa. Tapos, pagka ilong yan, magkukugang na yan, di ba? Nagkukugang na. Ngayon, tinatabig mo ng paganyan-ganyan. Nagtutubo mo yung mga gilid kasi nagdihilong pa lang yung buto, dumidikit pa lang. Nakita mo may ano pa eh. Nakita mo sa x-ray? Hindi pa siya full healed, hindi pa siya yung maraming puti-puti. Kitang-kita pa yung lining ng basag. Ang labis dyan, gagawin ko dyan, lalagyan ko ng bandiya. Hatangin ko na, tingnan ko yung CCTV tuloy. Ito, iuusog ko lang to, yung pagkadikit. Kasi talagang hiwalay dapat dyan, kita yung arko nyan. Yan, hatakin ko yun dyan, tapos babandit siyang ko na yung pagano. Tapos, konting pagano. Okay? Sige. Observahan mo, ganunin mo. Masakit? Paano siya masakit? Paano yung position masakit? Para matesting natin mamaya kung ano yung mababago. Dito, sir. Yan, pag ginaganon mo. O yan. Hindi ko siya mabind ng ano? Huwag mo muna ipilit kasi baka mabaklat yung dulo. Sige, higa ka. Ikaw naman mga ako, observe yan kung ano mababago sa paa mo. Ako, hindi ko nararamdaman yung sakit mo. Yung irritation mo dyan sa paa mo. Pero pag in-adjust ko yan, sabihin mo sa akin kung lalo ka nasaktan or master, gumana na. Okay? Sige. Ngayon, ang itsura ng paa mo na mamaga. Ayan o. Dalawang hatak lang to, tapos bandage. Relax lang. Isa pa? Hindi pala dalawa, tatlo pala. Puno lang. May mariyong kasi ako dyan. Tapos bandage yan, boy. Tapos ito sir, aalagaan mo lang ito ng pau. Ano ba nangyari sa beta fracture ka? Yung ano namin? Airborne? Airborne? Isa. Nakaraan naman Air Force, nag-shake yung paa. Tumalon ka. Medyo maano. Alangan. Yung bagsak ko. Ito, pag nasira ito, sira ang mundo mo. Ang kakastam. Nakara naman dito, pumunta Air Force naman yun. Kasiyete yung paa. Ganun doon sa portalo sa ano? Helicopter. Kasiyete yung paa, ganun na ganun. Talagang naka ito, nakalabas. Pero may balik naman natin. Mas madali pagbago pa. Pero pagka matagal na, naglalaman siya, gumagaling na yung loob. Kailangan. Hanggat maaari, kulit-kulitin niyo yung mga nagtiterapy sa inyo kung bago pa. Kung hindi niya kaya, lipat niyo ng kabila. Kunyari, ako hindi ko kaya. Hanap pa kayo ng iba. Pero to, kaya ko naman to. In-explain ko lang sa iyo, kailangan mo lang ilang buwan pa. Kasi may fracture, kitang-kita pa yun. Ngayon, babandage lang natin to. Maganda kasi pag nakikita nilang ang tao may bandage, alam mo kung bakit? Iiwasan ka ng tao na tabigil. Pag nasipa ito ng nakabots, nakumpiyak yan. Imbis na nag-ano na, nagihilom na, tamaan na naman. Tanggalin mo lang to sir pag matutulog ka, ha? Okay, sir. Kasi para nakakahinga yung ano mo. Umdal separation. Basta. Sige nga sir, try mong ilakad. Try mong ilip. Tingnan mo kung ano yung difference ngayon. Ayan ang biskap. Ayan mo lang sir, maghilom din yan.
Para bumilis ang ano mo, bumilis ang pag-ilong, uminom ka ng vitamin sa buto para mas mabilis ang magdikit. Yun yung pinaka-discarte dyan. Kasi yan, talagang aabangan pa natin yan, gawa na may ano ba yun, yung lining ng fracture. Pero, in the long run, pabuti ng pabuti yan. Hindi siya pa. Oh, kita ko, nabibino na. Okay? Mas maganda siya. Thank you, Lord. Siyempre. Oh. Ay, normal na yan mo. Normal. Kanina na mga maga eh. Malaking bagay talaga yung ano, matanggal yung ipit sa gitna. Ibang bagay pa, iba rin talaga pagka tugma ang adjust. Okay, sir? Sus.